So, ngayon, magbibigay po ako ng review dito sa dalawang nabili ko. Ang foundation puff at face brush. Bali, nabili ko po ito sa Daiso. And this one, the puff is for 200 yen. And itong brush ay 300 yen. So, sobrang cute na itong pink. Sobrang gusto ko to. We'll see kung maganda rin silang gamitin. So, eto po ang aking final review sa dalawang product ng Haruhime, ang Foundation Puff and Kabuki Face Brush. So, unahin natin ang Foundation Puff. So, etong Foundation Puff, first time kong gumamit ng ganito. Bale, yung ginagamit ko lang laging mga puffs ay yung kung ano yung mga kasama ng mga binibili kong face powder. And eto, first time ko siyang itry. Ang unang napansin ko paglabas ko pa lang sa kanya, antigas. Eh, so since first time ko nga, hindi ko alam kung parang normal ba yung ganun, na ganito talaga to, medyo may katigasan. Pero ginamit ko pa rin. Tapos, nung ginagamit ko na siya sa mukha ko, parang, okay, medyo matigas. Tapos, eto pa, kapag gagamitan mo syempre ng liquid foundation or BB cream, sobra niyang bilis maka-absorb nun. Kaya parang, sayang. Alam mo yun, yung parang dapat mas madami kaysa sa usual na ginagamit mo, yung ilalagay mo. Kasi karamihan ina-absorb nito. Ayan. Diba? Nakikita naman. So, parang medyo magastos siya sa cream or sa liquid foundation. Kaya para sa akin, parang hindi ko gusto. Kasi bukod sa magastos, matigas, parang okay na sa akin yung mga puffs na meron ako dito. Or kaya kung sa 100 yen shop naman, yung mga ibang ano, kasi meron din namang binibenta na ang daming laman na iba't ibang parang shapes ng puffs na parang ginupit-gupit lang. Parang feeling ko mas okay pa yun doon. Makakahanap ka pa ng soft. At saka, diba, ang dami pa. Eh, ito, 200 yen siya. Matigas, and yun nga, magastos. So, para sa akin, hindi ko siya gusto. Next naman ay itong cute na cute na cute na cute na Kabuki Face Brush. So, ito ay 300 yen, and ang alam ko sabi, sa nabasa ko, sa mga Haruhime daw, 300 yung pinakamahal. So, ayun, ito na nga siya. Pero, ang pinakauna naman talaga nating mapapansin dito, tipa ang kulay niya. Sobrang pink na pink niya, diba? So, siguro 90% ng dahilan ng mga taong bibili nito ay dahil sa kanyang kulay. Kasi ako din, sa kulay agad na punta yung mata ko bago ko isipin na kung ano ba yung quality niya or ano yung price niya. Kulay talaga agad. Tapos, yun, binili ko siya pero hindi ako masyadong nag-expect kasi nga 300 yen, diba? Parang feeling ko, baka sakto-sakto lang, ganyan. Pero nung ginamit ko siya sa face ko, guys, grabe. Hindi siya mukhang Daiso. Kasi sobrang soft niya, sobrang sarap gamitin sa mukha, ni hindi ka masasaktan at all. Kasi yung ibang mga brushes ng Daiso, kagaya nito, saktong andito.
etong brush na to. Sa Daiso din to, and I think 100 yen siya. Masakit siya sa mukha. Paghahawakan mo lang ng ganito, yung brush, pag gamit mo yung kamay mo, parang okay lang. Although mararamdaman mo, medyo may katigasan. Pero kapag ginamit mo na siya sa face, mararamdaman mo talaga parang tusok-tusok, ganyan. Tapos, ayan, kung ikukumpara ito, kung hahawakan siya, mas malambot. At ang dami kasi niya, oh, di ba? Yung parang siksik na siksik. So, ayan, sobrang soft na, sobrang siksik pa. Kaya parang ang sarap niyang gamitin. Parang bawat pores mo talaga madadaanan nito. And sobrang hindi ako nagsisi kahit 300 yen siya. Feeling ko nga gusto ko pang bumili ng isa kasi para may magamit ako kapag hinugasan ko siya. Kasi di ba, hindi mabilis sa matuyo yung mga ganito. And ito pa, itong puff at saka itong brush, may nasama na ano. Itong puff at saka itong brush, nahugasan ko na sila. Ginamit ko na sila bago ko hugasan and nagamit ko na rin after kong hugasan. And ito, yung pa rin yung sinabi ko kanina, yung pa rin yung masasabi ko about it. And ito, maganda pa rin siya. So, ayan, ito talagang mai-recommend ko to. Sana ay mahanap nyo din, matry nyo din. Ayan, pero ewan ko kung ikukumpara siya sa yung talagang mahal na mga brush. Kasi, ito naman guys, 300 naman to, ba diba? Sobrang mura lang. Kung sa peso, siguro wala pang 150. Malapit, pero wala pa. So, ayan, murang-mura talaga. At, sobrang ganda pa. Ang dami nga talagang nagsasabi kasi nag-search muna ako, nag-research muna ako bago ako magbigay ng review. And sila din gustong-gusto nila yung quality nito. So, thumbs up! And guys, maraming salamat sa panonood. Actually, natagalan ang review ko mula sa unang araw talaga na tinry ko tong brush na to. Kasi gusto ko muna talagang obserbahan bago ako magbigay ng review. Like, gusto ko muna silang hugasan. Gusto ko munang gamitin ng ilang beses. Kasi minsan may mga bagay-bagay na parang at first, ay wow, ang ganda. Diba? Pero pag habang ginagamit natin, mapapansin natin, ay hindi naman pala masyado. So, ayun. Maraming salamat guys sa panonood. Sana ay naging helpful ito. Magiging helpful ba to? Anyways, maraming salamat. See you on my next video. Bye!